Good morning, everyone. Today is February 15, Wednesday of the sixth week in Ordinary Time. When Jesus and his disciples arrived at Bethsaida, people brought to him a blind man and begged Jesus to touch him. Mga kapatid, dinala na naman ng mga tao ang isang may sakit, isang bulag. Makita naman natin na importante talaga yung power of intercession, na pag mayroon tayong maitulong sa kapwa, yan ay paano natin sila dalhin palapit sa Panginoon. So, hindi makapunta yung bulag, syempre bulag, kaya dinala siya doon. Sana mayroon din tayong madala ng mga tao na gagaling sa kanilang mga sakit, lalo na spiritual illness, at ganun din ang kanilang physical illness. Nang dinasalan ito ng Panginoon, itong bulag, tinanong ng Panginoon after, "Do you see anything?" At ang sabi niya, "I see people looking like trees and walking." So medyo malabo pa, no? Yung tingin niya sa mga tao ay parang mga puno na naglalakad. Well, mayroon tayong reflection dito, mga kapatid, na yung healing ng Panginoon ay talaga namang ang sagot niya, quickly and easily. Hindi yan nagde-delay ang Panginoon. Pero yung ating understanding, ayun ang nagpapatagal. Yung pag-absorb o paano makapenetrate sa atin na we are so limited, yun ang nagpapatagal. Kaya nga mayroon pang pangalawa nang ginawa, dinasala naman ng Panginoon the second time, at ay ito malinaw na, no? Gumaling na completely itong bulag. So, mayroong delay on our part. Dami kasi natin kailangang i-purify upang magkaroon ng bunga, no? At resulta yung sagot ng Panginoon sa buhay natin. Second din, mga kapatid, nang medyo malabo ang tingin ng bulag, no? Yung akala mo gumaling na, ito rin yung patungkol sa dignity ng tao, no? Magandang pagninilayan to, na ang tingin niya sa mga tao ay parang mga puno. Minsan, ang tingin din natin sa mga tao, minsan hindi talaga yung sa dignity tayo tumingin, kundi minsan nagiging object, nagiging material, no? Yung value ng tao parang material, na minsan ginagamit natin yung mga tao parang object lang to be used rather than persons to be loved. So kailangan pa rin natin ng healing. At mangyari yan, mga kapatid, you know, in God's time and with our generosity sa pagtugon sa awa ng Diyos. Amen. God bless you.